Ang Alpha Phi Omega ay isang national co-ed service fraternity na nakapagtatag ng pamantayan para sa college campus-based volunteers simula ng taong 1925. Mayroon silang active members na umabot sa mahigit 350 campuses na mayroong mahigit 17,000 members. Ang layunin ng nasabing frat ay ang bumuo ng leadership, isulong ang pagkakaibigan, at magbigay ng serbisyo sa sangkatauhan. Hindi tulad ng maraming ibang frats, ang unang focus ng APO ay ang magbigay ng voluntaryong serbisyo sa apat na areas: sa komunidad, sa campus, sa fraternity, at sa bansa bilang mga mamamayan nito. Paano nga ba nabuo ang Alpha Phi Omega? Tara at ating alamin! The Founding. Ang Alpha Phi Omega ay itinatag ni Frank Reed Horton noong 1925 sa Lafayette College sa Easton, Pennsylvania. Si Horton ay naglingkod sa US Navy noong panahon ng World War I. Matapos ang gera, naging estudyante siya ng Lafayette College. Isang gabi, nakita niya si Herbert Horton na naglingkod din sa Navy. Ang dalawa ay naging matalik na magkaibigan kahit na si Frank Horton ay naging isang scoutmaster. Naniwala si Frank Horton na ang scout oath at ang scout law ay ang mga pamantayan ng pagkalalaki na kayang tiisin ang mga pagsubok ng oras, at ang mga ito ay ang code of ideals na binuo at tinanggap ng ilan sa maraming greatest leaders sa mundo. Sa panahon ng kanyang senior year, si Frank Horton ay nakipag-usap sa ilang mga kalalakihan sa campus na mayroong scouting background. Kasama dito ang kanyang mga brother sa Sigma Alpha Epsilon Fraternity. Ginawa ni Frank Horton ang pangalan na Alpha Phi Omega, ang motto nito, ang Greek words at ang ibig sabihin ng mga ito, at isinulat ang ritual. Siyempre, hindi naman ito itinatag ni Mr. Horton ng mag-isa. Idinisenyo ni Everett Probst ang pin at iginuhit ang coat of arms. Ginawa ni Thane Cooley ang handshake. The Growth. Simula 1995, ang Alpha Phi Omega ay mabilis na lumago. Nagkaroon ng chapter sa Philippines, Canada, at isa sa Australia. Sa US National Convention noong 1976, inaprobahan ng mga delegado ang desisyon na payagan ng mga kababaihan na sumanib bilang kanilang mga miyembro. Ang campaign tungkol dito ay nagtagal sa loob ng maraming taon. Ang ilang chapter bago pa noon ay nagsimula ng papasukin ng mga kababaihan sa organisasyon. APO Philippines. Noong 1950, si Solomon Levy, isang profesional na scout na kaibigan ni Dr. Roe Bartle o mas kilala bilang The Chief at naging national president ng Alpha Phi Omega USA, ay pumunta sa Pilipinas para mag-recruit ng Filipino scouts. Sa proseso, si Solomon Levy ay nagbigay ng short talks at nagpamigay ng tatlong kopya ng APO publications, kasama na dito ang question and answers, national constitution and bylaws, at ritual rites and ceremonies sa isang grupo ng Filipino scouts. Si Dr. Librado Yureta, isang Eagle Scout at isang graduate ng Far Eastern University Manila, ay isa sa mga ito. Dahil dito, nakuha ang interes ng isang grupo ng scouts sa FEU Manila. Maaring nangyari rin ito nang tumulong ang APO sa pagpapatayo ng kanilang silid-aklatan, o kaya naman ay dahil sa ideya na ang isang scouting-based frat ay nakarating sa kanilang teritoryo. Si Librado Yureta at ang isang grupo na may 20 scouts at advisors ay agad na sinimula ng pag-oorganisa. Noong March 2, 1950, ang unang organisasyon ng APO sa labas ng USA ay naitatag sa Room 214 sa Nicanor Reyes Hall, FEU Manila, Philippines. Ang APO ng FEU ay kilala ngayon bilang Alpha Chapter. Ang APO ay mabilis na lumago sa Pilipinas. Sa ikatatlong taon nito, naging national organization ito na may 7 chapters na chartered sa Manila at Visayan campuses. Noong October 27, 1951, ang APO International Service Fraternity ay narehistro kasama ng Securities and Exchange Commission bilang non-stock,
non-profit at non-dividend. Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe.